Yo, what's up mga boss? Welcome back na naman po sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo na pong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell button para updated po kayo sa mga gagawin ko pang trailer, truck, driving vlog mga boss. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. So yun mga boss, for today's video is tuturo ko po sa inyo kung paano ang diskarte sa loob ng MIP o sa loob ng Pier Manila. So tara mga boss, let's go! Boss, nandito na tayo sa Pier MIP. Papasok na po ako. May pila lang po ng konti mga boss. So, ayan. Sunod na tayo sa papasok. So, ayan. Hintay lang natin mga boss. Tara, let's go. Ayan, mga boss, nandito na tayo sa bungad. Ayan. Kanina pa ako dito kasi mukhang nagka-problema itong may container mga boss. So, pagkadating mo dito mga boss, bago pumasok, kailangan i-stop ka muna dito bago ka tumutok dyan sa may mga poste na yan. Kaya medyo malayo ang pagitan mo para hindi ka ma-ano nung scan, para hindi ka ma-detect nung pang-scan nila. So, yun. Stay tuned lang kayo mga boss. Pagka nakapasok na tayo, turo ko na po sa inyo kung paano gamitin yung biometric dito mga boss. Sabot. So, yun mga boss. Ngayon talagang umabante nung nasa harapan natin. Kaya may problema po sigurado itong container na to, kaya delete pa tayo dun sa may kabilang linya, papunta na po yun na diretso sa east gate. So tara mga boss. Tayo nakapag-ano doon dahil dumarating na tayo dito sa ice gate. Ang galaw naman po dito sa ice gate, pipila ka lang po dito. So, ito mga boss, papakita ko sa inyo. So, yan, mga boss, pipila lang kayo dyan. Yan. Pila kayo hanggang doon sa may boot. So, medyo mahaba lang yung pila ngayon. Kahit linggo ng gabi, medyo mahaba. So yan mga boss, pila lang tayo dito. Pagdating doon sa bot, bibigay nyo lang po ito. Ay abot nyo lang po itong gate pass. So sila na po ang bahala magpipindot na mga boss. Iabot na lang po sa inyo ito na kasama na yung location. So yan mga boss, stay tuned lang po kayo, tara. So yan mga boss, dahil hindi ko po naituro sa inyo sa mismong bot, bibigyan ko pa rin po kayo ng idea kung paano gagawin doon sa boot. So pagdating nyo doon sa boot mga boss, pagdating nyo doon sa boot, pindutin nyo lang po yung asterisk na nakasulat doon sa may pinaka mga number nya. Yun po yung pinaka enter doon mga boss. Pag enter nyo, may makita kayong kulay green na ilaw, iscan nyo doon yung daliri nyo. Pag iscan nyo yung daliri nyo, may lalabas na scan to gate pass. So pagka yung gate pass nyo, yung maliit lang na karton, i-scan nyo lang siya na gano'n sa may kulay pula naman na ilaw mga boss. So pag iscan nyo lang gano'n, lalabas na yung ano nyo nun, yung location nyo mga boss. So pagka, wait lang mga boss, usad yung pile. Kapag ganito namang Xerox ng magiging dala nyo, pagka
pag lumabas yung Encanto Gate Pass, hindi nyo po ito ma-scan eh. So ang gagawin nyo mga boss, susulat nyo tong number na to. Yan, may mga pindutan doon, ano nyo to, ipipindot nyo to doon. Then pagtapos nito, i-enter nyo ulit. Pagtapos nun, ito naman, ito lang pong pinaka number nya mga boss. Ito lang, yung pitong number na yan, ilang susulat nyo. Pag-enter nyo, yun, lalabas na po yung location nyo. Tapos, papakita ko naman po sa inyo kung paano yung location, kung saan sila nakikita dun sa pampila yung pinipigay. So, yun mga boss, pag nakuha ko na yung location ko, ituturo ko sa inyo kung paano yun pupuntan, kung paano makikita dito sa papel na ibinigay nila. So, yun mga boss. Mayroon din pala akong sisingit dito sa gate pass. Dito sa gate pass, mayroon din po palang tinitignan. So, ito nga po pala yung container number nyo. So, yan. Apat na letter, then pitong number. So, yan. Makita nyo dito naman to, yung size ng container nyo, 40. Di 40 yan, mga boss. So, ito yung, yung sabi ko kanina, ito yung gate pass number nyo. Yung pipindutin nyo po doon para makakuha kayo ng location. Saka ito mga boss, yung storage yan, mga importante yan. Pagka ang ano po dito sa storage, kailangan titignan nyo po itong date. Kung kunyari ngayon po, 9. Kailangan yung 9 yan. 9 po yung nakalagay. So, dito rin po sa valid until yan, ganun din po ang nakalagay dito sa CRO mga boss. Kailangan 9 din po ang nakalagay dyan. Kasi pagka hindi po, malalabas ay gagkaroon po ng problema yung biyahe nyo, yung gate pass. Tsaka dito pa mga boss, yan yung mga tinitignan dito. Pagka dyan sa DEA, X-ray, tsaka weighing, tsaka yung sa timbang po yun, yung weighing, tsaka sa guard. Pagka dyan po ay may naka-yes, kailangan pupuntahan nyo po yan dito sa loob. Kung X-ray, kailangan po mag-X-ray kayo. Kaya kasi yan po yung madalas yung X-ray. Tapos yung DEA, dun po yun sa may mga repair. May mga nakaparadang repair dyan sa parang saan po yan, sa tapat ng F. Yung location ng F, dun po sa banda. So, yun lang po mga boss. Share ko lang din to dahil importante din po yun para alam nyo na pagka may hawak yung gate pass, titignan nyo po kagad yun kung meron o wala mga boss. So, yun. Diretso na tayo. Medyo malapit na tayo sa boot. So, tara, mga boss. Ayun nga mga boss, nakuha natin location natin. So ito yung location natin mga boss.
mga boss, ito lang po yung location natin, nakuha na natin kahit medyo matagal. So, ito tuturo ko sa inyo. So ayan mga boss, makikita nyo dyan. Ito po mga boss, sa ilalim, nasa ilalim siya. Nasa ilalim yung location natin. Ayan, yung makita eh. So ayan. So ito mga boss, ito. So di siya magandang makita. So ayan, basta nasa bandang ilalim siya mga boss. Nangyari yan. So yan mga boss, didikta ko na lang. So ang location ko ngayon mga boss, 4I 31 4C. Ay, mali 4I 1314 pala, 4I 1314. So tatapat kayo sa number na yan, 1314. Then ang pangalay, ang pangalaga nyo pagkagantong pipe nasa ibabaw yon. So kung hahanapin nyo yung container nyo, kunyara yan C pipe, bibilangan nyo lang sa hilerang ganon, bibilangan nyo lang siya sa hilerang ng kunyara yan mga boss. Yan magkakailera yan, ABCD hanggang ipo yata yan mga boss. So yon yung C ang pupuntahan nyo, then titignan nyo sa taas yung container nyo, nandun po yung container nyo pag gagantong C5, nasa pinakataas siya, pang number 5 siya mga boss. So tara, tuturo ko naman sa inyo kung paano makapunta sa location. So, tara. Mga boss, nandito na ako sa location. So yun, ganun lang po ang pagpunta dito sa location mga boss. Kunyari, ganito po yun. Itong, kagaya na itong location ko, 4i. So ang gagawin nyo po dyan mga boss, para hindi kayo masyadong maligaw, pupunta muna kayo sa letter I. Pagpunta nyo po sa letter I, may number po na sunod-sunod yun. Ang pagpasok nyo po kasi, ang una 9 eh, 9 hanggang number 1 mga boss. So hanapin nyo yung number nyo, then pagpasok nyo doon sa may 4i, kunyari nakita nyo na yung, ano, yung letter I, tas yung number 4. Pagpasok nyo naman po doon sa may pinaka location, no, meron pa pong number yon na 1 to 16. Kung saan po yung, kung ano po yung nakalagay sa location na number, kunyari kagaya po nito 1314. So tatapat na nyo po yung 1314, dahil yun po yung pinaka sentro nung natapad nyo na po doon sa mismong number na nakalagay sa location nyo. Doon nyo po yatapad yung chassis para sakto na po doon sa container na kukunin nyo, sa pila ng container na pinakalocation nyo mga boss. Para kung makatulog ba kayo, magkakayarga ka ng activity, nakasakto pa rin yung chassis nyo sa yung mga twinlock nyo sa katuan ng container. So yun mga boss, ganun lang po ang pagpunta dito sa location. So ang letter naman dito mga boss, alam po hanggang P.
letter B po hanggang doon, malayo po yung letter B. So, etong nandito po sa linya na to, hanggang ano lang po ito, hanggang D. So, yun mga boss, dito ko na po muna tatapusin tong video na to. And see you to the next video na lang po mga boss. Medyo malayo po yung RTG, baka buti na po ako na umaga dito mga boss. So, yun. Maraming salamat po sa inyo mga boss. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo dyan at i-mag-like at i-hit ang notification bell button para updated po kayo sa mga gagawin po pang trailer dahil